Panalangin itinuro ng Panginoon. Tayo po'y magsilod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan na ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti na kay dakila niya, tunay at tapat ang paghahandog niya. Ang kahiwagaan niya, taglay ng kapangyarihan niya, hindi kayang liripin ang isipan ng tao, subalit ang may pandama ay nakadarama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ng kabutihan ay mula sa Diyos ng kahiwagaan. Ang lahat ng gawang himala, di kaya ng tao sa lupa. Kaya't ang tunay na manggagamot at dakilang manggagamot ang nagbigay din ng buhay at nagpahiram ng taglay na buhay. Sapagkat kung walang kaloobang ama na buhay kanino man, paanong napatotohanan may Diyos ng katotohanan? Sa makatwid, dahil may Diyos na buhay, ang lahat ng mahirap ay mapapagaan. Sa tao lamang ang hirap, sa Diyos ay lahat magaan. Sa tao lamang ang imposible, sa Diyos lahat ay posible. Sa tao lamang ang kaguluhan, sa Ama'y kapayapaan. At sa tao lamang ang kadakilaan, sa tao ay pagpapala mula sa Ama, na kailangan kamtin at patuloy masilayan. Buhay bang Ama? Kaya, nahihirapan ba ang loob nyo? Kapag nahihirapan ang loob mo, pagkatao yan. Nagugulumihanan ba ang isip nyo? Kapag nagugulumihanan ang isip nyo, pagkatao yan. Subalit, kapag ang Espiritu ang sumasa inyo, ang gulong isip at masamang loob, ang mabigat na kalooban ay napagagaan at napaparam. Kaya't
Patuloy na hanapin kamti ng kalooban niya upang maramdaman niyo kung paano magpalubag ng loob ng tao. Upang ang kababaan ay kamtin at patuloy na makapanahan sa kababaan ng loob. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Anong tanong ni among kanina? Magaan ba ang buhay o mahirap? Magaan daw ba ang buhay o mahirap? Alam niyo po, walang magaang buhay kapag wala ka sa Diyos eh. Lahat sasabihin ng tao, kahirap na maneka. Lahat mahirap. Mahirap maglaba, mahirap mamalansya, mahirap magluto, mahirap maghanap buhay, mahirap magpalaki ng anak, mahirap manganak, mahirap magpalaki ng asawa. Sa mga nagpapalaki, mahirap magpalaki ng magulang. Di ba ga? Mahirap. Kung mahirap magpalaki ng anak, mahirap ding magpalaki ng magulang. Bakit po? Sapagkat may magulang na baluktot ang katwiran. Subalit lahat ng mabuti ay sa Diyos. Kaya ang lahat ng mahirap ay napapagaan niya. Buhay ba ang Diyos? At alam niyo po ba na habang nahihirapan ka at minanamnam mo yung hirap na nararanasan mo, subalit ang katapatan ng puso mo'y nasa Diyos na totoo, wala kang namamalayan at di mo namamalayan ang gaan-gaan na pala ng dinadala mo. Kapag wala kang bigat sa loob mo, walang mabigat sa kalooban mo, tunay na makikilala mo kung paano ang Diyos ay maghari sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya ganito ang gawin nyo. Halimbawa, yung mga may asawang hindi maunawaan ang kanilang asawa, sa halip na magmataas kayo, magmagaling kayong ayaw nyong magpatalo, ganito gawin nyo, magpakababa kayo. Sabihin nyo, halika nga rito, mag-usap tayo. Ano ba talaga gusto mo? Buhay ba ang Diyos? Hindi pa tapos. Ano ba gusto mo talaga? Masayang pagsasama o magulong pagsasama? Pag sinagot kang masayang pagsasama, abay ayusin mo. Pag sinagot ka, halimbawa tinanong mo, ano bang gusto mo? Maligaya tayo o nagugulo? Maligaya tayo, abay magpakaligaya ka. Sasabihin mo, eh kaya lamang kumisan, pag binulyawan ka, bubulyaw ka rin. Pag sinigawan ka, sisigaw ka rin. Pag minura ka, magmumura ka rin. Walang nanalo. Lahat kayo talo. Talo ng demonyo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Madali ngang sabihin, mahirap gawin. Tunay nga. Ang lahat ng salita ay madaling sabihin kung hindi ka umal, kung hindi ka utal. Subalit, ang sinasabi ng bibig, mahirap gawin kung hindi totoo sa damdamin. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung magaan para sa inyo, ang ginagawa nyo, bukal sa kalooban nyo. Subalit kung nahihirapan kayo, hindi totoo sa puso nyo. Buhay ba ang Diyos? At yan ang palatandaan, kapag ang ginagawa mo'y nasisiyan ka, nagagaanan ang dibdib mo, nagluluwag ang dibdib mo, tunay, totoo ang pagtupad at paggawa mo. Subalit, kapag nararamdaman mo ang bigat, ang hirap ng dinadala mo, napipilitan ka lang, pinipilit mo lang, nagsusumakit ka, ngunit ayaw ng sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya upang magaan ang lahat at mapagaan, magaan nyo rin tanggapin ang mahirap para sa inyo. Sapagkat ang mahirap tanggapin na pinagaan mong tinanggap dahil sa Diyos na tinanggap mo, pinagagaan niyang lahat. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, napakahirap tumanggap ang mahirap umunawa. Subalit ang tao may pangunawa, napakagaang tumanggap. Naunawaan niyo ba ga? Kung ano ibig sabihin nun? Ang taong marunong tumanggap sa aral at katotohanan ng Ama, magaan niyang tanggapin sa kalooban niya. Kaya sa magaan niyang pagtanggap, napakagaan niyang kumikilos at tumutupad. Buhay ba ang Diyos? Subukan mo, nagkasala, halimbawa, nagkasala asawa mo, na napakahirap mong patawarin, napakahirap mong
tanggapin yung kamalian niya. Mahihirapan kayong dalawa. Subalit, kung ano yung pagkakamali, parehas niyong tinanggap, parehas niyong inamin, parehas niyong sinuko, parehas niyong magmahal ang isa't isa. Napakagaan ang lahat. Tandaan ninyo, walang mahirap na buhay. Kahit mayaman, mahirap din ang daranasan yan. Ang dinadanas, kahit mahirap, may mahirap ding pinagdaraanan yan. Kaya't mayaman at mahirap, katamtaman ang buhay, may pinagdaraan ang hirap. Kaya walang magaang buhay kung wala ang Diyos ng katotohanan. Subalit, lahat ng hirap at napakahirap, napapagaan at gumagaan sa Diyos na kapiling araw at gabi man. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kapag halimbawa nagkamali kayo, may pagkakamali kayo, kapag napagtanto nyo yon, hindi nyo na mahihirapan na baguhin ang sarili nyo sa pagkakamali nyo. Sapagkat magaan yung tinanggap ang kamalian nyo, sapagkat magaan yung tinanggap na nagkamali kayo. Subalit, kapag mahirap mong tanggapin na ikay nagkamali at ayaw mong tanggapin ikay nagkakamali, napakahirap mong tanggapin may kamalian ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang lahat ay napagagaan sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at pagtanggap sa Diyos na walang kamatayan. Upang patuloy na mabuhay ang magaan niyang alay, wag ang mabigat sa inyong dinadala sa dibdib, sa kalooban, sa isip at buong katauhan ang apektado niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Di na kailangan basahin sapagkat nagbasa na. Paulit-ulit na lang kung babasahin para naman tayong siramplaka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung pwede nga lang ganyang oras lagi ang misa, no? Di maagang nakakauwi. Kausapin natin. Pwede? Gusto nyo? Kami pwede. Kahit diretso, walang pahinga. Okay lang. Pagkatapos nung upo na, higa na, tulog na. Diba? Buhay po bang Diyos? Bakit? Kapag magaan mong tinutupad at ginagawa ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa buhay mong tinanggap mo, para sumunod ka sa Kanya, walang dahilan para magsabi kang, nakakapagod naman, nakakainis naman, nakakainip naman, sapagkat walang hirap mong tinatanggap dahil sa Diyos na tinanggap mo sa iyong puso, sa iyong isip. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung lahat ay tatanggap na magaan, walang magpapahirap ng loob at mahihirapan ang kalooban. Pagpalain kayo. Totoo ba yan? Totoong totoo. Halimbawa, nanganak ka, pango. Hindi mo matanggap-tanggap kay tangos ng ilong mo, pango ang anak mo. Naku, napakahirap sa loob mo. Kanino ka balahi? Ba't ka pango mo? Subalit, kahit pango yung anak mo at napakatangos ng ilong mo, pag sinabi mo, ay, katangos ng anak ko. Katangos ng ilong ng anak ko. Tuwang-tuwa ka na, hindi ka na naiinis. Bakit hindi siya nakamana sa'yo? Ganito lang din yan. Kanino ka ba, Poncio Pilatong, nagmana? Kabait ko, kabait ng nanay mo. Eh, ba't ganyan ang ugali mo? Bata ka! Gigil na gigil pa habang sinasabi yon. Paano magbabago? Pinanggigigilan mo! Kaya napakahirap ding maganap ang magbago ang lagi mong pinanggigigilan. Buhay ba ang Diyos? Kaya upang magaan siyang magbago, daan mo rin sa magaang pangungusap. Sabihin mo, kabait talaga ng anak kong ito. Diyos ko, anak, pahalik nga, napak... Buhay ba ang Diyos? Hindi yaong... Pag tinawag mo, halika nga dito, Judas ka! Halika nga dito! Ginawa ng Judas, pagkatapos ng mukhang Judas ang ginagawa, ay galit na galit. Eh, ikaw mismo nagsabing, Judas iya! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Isang mga palatandaan lamang na ginagawa ng tao na kaya siya nahihirapan, siya na rin ang may gawa nito. Tama baga?
Sabi mo sa asawa mo, Diyos ko, magbago na po sana ang asawa ko. Lagi na lang po siyang naglalasing. Eh, pagdating naman siya sa bahay, dumating na. Eh, makakaunaba ba yung lasing? Sabi mo, walang hiya kang lasinggero! Po, hindi pa maituloy. Diyos ko po, Eka, tulungan mo ako bago na sabing, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sinabi niya nang walang hiya kang lasinggero! Mabuti pang mamatay ka na. Eh, pag naman namatay, Diyos ko po, Eka, ba't namatay ang asawa ko? Buhay ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, ganyan lang kasimple yon. Ang sinasabing magaan na buhay, hindi lamang sa pamumuhay, hindi lamang sa material, hindi lamang sa bagay, kundi ang lahat ng dinaranas mong mahirap para sa'yo, kapag ibinigay mo sa Diyos mo, na pagagaan lahat niya ito. Buhay ba ang Diyos? Eh pagkatapos, tinawag mo yung anak mo, napakatanga mo talagang bata ka, bobo, pinag-aaral kita, ba't ganyan ka, nagkakanda kalikot tsaka sa tenga? Eh, kung ba naman sabihin mo, anak, kalika nga dito. Ay, ba't paborito eh, kaya ni Papo? Dito na lang tayo sa isa. Halika nga, anak. Alam mo, anak, napakatalino mo. Katalino ng anak ko. Diyos ko, napakatalino. Diyos ko po, katalino. Sa pagsasalita mong, Diyos ko po, katalino ng anak ko. Di mo alam kumikilos ang anak mo na napakatalino ang binibigay ng ama dahil kung anong pananaw mo nagaganap sa kanya. Eh, lagi sinasabi mo, katanga mo, kabobo mo, ba't di ka na natuto? Eh, de, bobo nga talaga siya. Ibang nga, mga minamahal, marami ang salitang hindi aralan. At di mo yan mapag-aaralan kapag bilang tao ka lamang. Hindi mo rin maunawaan kapag ikay nasa pagkatao, sapagkat ugali mo'y tao at kasama mo pa si demonyo. Kaya gawin niyong maging mahinahon, matimpiin, upang ang mahirap para sa inyo na pagagaan ng Diyos na magpapagaan sa inyong dalahin at pasanin sa buhay. Buhay bang Ama? Galit na galit ka. Halika nga dito, Poncio Pilato, napakatamad mo. Eh, alam mo na palang tamad, pinagsisigawan mo pa. Eh, kahit naman tamad dyan ay may kahihiyan. Kahit tatamad-tamad dyan ay may isip din yan. Kahit napakatamad dyan ay may damdamin yan. Lagi mo na lang sinabing tamad. Lagi mong pinagsisigawan, tamad. Huwag ka nang magtaka, kaya walang nababago. Pinahiya mo na rin lang ako, ba't magbabago pa ako? Kaya't ang sabi ng Ama, anak, kung ganyan ang gawa ko sa inyo, dapat tularan nyo. Subalit hindi ako ganyan. Marami akong pamamaraan para magbago kayo. Marami akong binibigay sa inyong kaparaanan para pagbaguhin ko. Subalit kung tutulad ako sa inyo, walang kaayusan itong mundo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ayusin nyo ang gusot. Maaayos ito. Baguhin nyo ang dapat baguhin at magbabago ito. Subukan nyong magaan sa puso nyo at magaan sa loob nyong gawin ang lahat ng mabuti at magaang ibibigay ng Ama ang makabubuti para sa inyo. Walang mahirap sa Kanya. Lahat ay magaan. Kaya't magaan ba ang buhay nyo? Hindi po, sabi. Eh, paano nga ang gagaan yan? Lagi kang buntong hininga. Lagi kang daing ng daing. Nalugi ka ako. Katumal ngayon. Eh, kaano? Eh, sabi mo yan. Bukang bibig mo yan. Eh, kung ba namang nalugi ka at matumal, sabi mo, Diyos ko, napagbabago mo naman ang paraan at nababago mo po ang araw. Mababago mo rin po ang aking mga mamimili. Susuguin mo. Eh, di dumating ang mamimili mo. Katumal. Eh, kano? Katumal. Kaya silang mga nagsasalitang matumal. Matumal nga din nabibilaan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, ano kaya ang sabihin nyo, ipag-alis nyo pa lamang ng tahanan? Diyos ko, bahala ka na po. Pagharian nyo po ako. Suguin nyo po ang mga mamimili sa akin.
dahil alam mo ang kailangan ko at alam niyo po ang buhay ko. Amen. Wala nang marami pang sinabi, narinig ng Diyos mo ang pagsusumamo mo, tinuro niya ang paraan. Uy, doon kayo kahit sulok-sulok, patutungo sa inyo ang mga kapwa niyo. Para maubos, bit-bit mo lang ang tinda mo, naubos, huwag lang chismosa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama pa! Tama ba, mga minamahal? Hindi yung dala mo'y bakulera. Bit-bit mo'y basket, sunong mo yung ano. Hindi ka ba nahihirapan yan habang sunong-sunong mo, nakikipag-chismisan ka? Eh, bakit kaya hindi mo na lang tapusin muna yung magtinda? Huwag ka munang... Uy, para lang bumili si Pedro at si Juan. Alam mo na ba yung chismis, Eka, kay ano? Kaya kahit araw-araw magbakulera ka, araw-araw magtinda ka, di nababago buhay mo. Lahat na buhay, kinakalantari mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, iba't ibang paraan sa buhay. Iba't ibang kaparaanan sa buhay. Iba't ibang pamamaraang binibigay ng Ama. Lupa, langit ang inaapakan at tinitingnan. Subalit, pakatandaan ninyo, ang lahat ng nais na magbago, hahanapin ang katwiran at kalooban ng Ama, at ang lahat ng gustong makapagbago, hindi iiwalay sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya't ang lahat ay magaan nilang masusumpungan, matatanggap, makikilala, at magagawa ang lahat. Pagpalain kayo, may kulang ba? Mahirap bang tanggapin at unawain? Kung mahirap, tanggapin nyo ang mga magpapagaan at makakaunawa kayo. Subalit, kung mahirap nyo tanggapin sa puso nyo'y Ama, napakahirap nyo rin maunawaan ang tamang katotohanan niya. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Maga kayo uuwi, no? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalit ka na. Bawat araw ko sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mayayari. Inyo manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang natanggapin. Alam kong wala mang kayong natanggap sapagkat kakaunti ang hain. Ngunit lagi niyong tatandaan ang alam kong may magagawa ang Diyos sa akin. Kung wala mang kayong natanggap ngayon, sa palagay niyo'y walang nagawa ang hain sa inyo para kayo'y matuwa, ang Diyos ay may magagawa para kayo'y magsigabong gala. Buhay ba ang Diyos? Kaya lagi niyong tatandaan upang magaan lahat sa inyong kalooban, tanggapin niyo ang Diyos na buhay. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, patuloy na maghari at manguna sa inyong lahat upang ang lahat ay mapagaan niya at di kayo mahirapan, nagbubuntong hininga, nabibigatan dahil palagay nyo'y walang-wala nang magawa kayo sa mga iniisip nyo,
sa mga hinahanap nyo, sa mga pangarap, sa hindi nyo natatanggap, sapagkat ang Diyos ay liwanag, lagi nyong asahan, may magagawa siyang ganap. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng liwanag na totoo na walang kamatayan dito sa mundo, Espiritu Santo, manahan sa inyo at sisibol ang kagaanan ng buhay, ang kaluwagan ng loob, ang kapayapaan ng isip, at kasaganaan ng pangunawa at buhay. Pagpalain kayo. Ihambing nyo na lang po yung mais. Ang mais, yung busal ng mais. Pag tumutubo pa lang yan at magbubutil pa lang yan, anong nakikita mo sa kanyang bunga? Di po ba, pipis pa sila, no? Pipit pa, kumbaga. Ngayon, habang lumalaki sila, umaasa na yung butil nila, yung mais na walang bungi, diretso siya. Masinsin, may mais na masinsin, ano? May mais na masinsin ang kanyang butil. May mais namang bungi-bungi, baktaw-baktaw. Ganyan din ang buhay, pananampalataya. Kapag hindi pasiksik ang iyong pananalig, baktaw, para ang mais na kulang-kulang ang butil. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At nakita niyo po ba yung kamatsili? Puro tinik ang kanyang puno. At ang kanyang bunga ay palipet. Eh ganyan din po yung utak na palipet. Laging may tinik sa dibdib. Pero ganun pa man po ang kamatsili. Ito'y nagugulay. Ito'y gamot. Kaya't ang tao rin kung minsan may kabaluktutan ng isip, kapag ito'y naiyunat ng Ama, makikinabang din at pakikinabangan din ang kabaluktutan ng isip niya. Na pag siya'y nagbago, may isip niya, Diyos ko, kung di nabaluktot ang isip ko, walang tinik sa dibdib ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nawa ang lahat pag nilaya ninyo. Naisip niyo po ba kung anong yari ng balimbing? Ganyan man ang balimbing, ang bunga ng balimbing ay gamot pa rin. Tandaan po ninyo. Kaya mayroon man kayong kapwa balimbing, ang ugali kabalimbingan, magiging aras sa inyo, gamot pa rin para huwag na kayong magtiwala sa ganitong kabalimbingan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat ng uri ng halaman at nilikha ng ama't mga bunga, mayroong ibig ipalagay siya. Kaya kung ang lahat lang ay matututunan, wala mang nakakasigurado at di masigurado ng lahat ng tao na itong sinasabing ito'y totoong totoo. So, balit siya magsusuri, sadyang may ugaling ganito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang puno ng balimbing ang dahon ay gamot. Ang bunga ay gamot din. Eh, saan po gamot? Eh, hindi ka naman nagkakaganon. At hindi ka naman ganyan ang sakit. Eh, ba't kuya hatol sa'yo? Ano? Eh baka mamaya pag umiipot ka ng may dugo, eh dugo na palang galing sa bitukamot, mayroon ka ng ulcer, eh gamot ka pa rin ang gamot noon. Eh ginagamot po yun. Eh hindi ko na i-anusyo, bahala. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang lahat na yan ay nagagamit. Ang sabi nga, ang kamatsili, puro tinikman, nagagamot pa rin. Pag natuklasan, gamot pa rin. Katulad ng mga damo, mga gamot yan. Ano po? Maraming damo na gamot. Hindi lang natutuklasan lahat. Kaya binigyan ng talino ang tao para may matuklasan at makatuklas ang talinong kaloob ng Ama sapagkat siya ang nakababatid. Kaya nga ng panahon niya ni Eliseo, ni Elias, gumagawa sila ng mga hiwag at himala. Kung natatandaan ninyo at nagbabasa kayo ng Biblia, at bumabasa kayo ng katotohanan sa mapait na baging na parang masusuka sila sa pait. Ngunit nang gustuhin ang Ama na ito'y mawala ang lasa ng pait, napasarap niya at nakapagdulot ng kabusugan. Kumisan ang mga dinadanas niyong pait kapag ginusto ng Amang maibsan at maparang ang kabusugan ng galak ang inyong kakamtan. Sapagkat walang lason sa Kanya, ang lahat pinapaging dapat niyang maging ganap at maging marapat. Kahit ito'y lason sa
lagay ng tao kapag ginusto niyang ito'y makabuhay, magbibigay buhay sa taong nilalang. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung sa palagay niyo'y lason ang ginagawa ng kapwa niyo sa ginagawa nila sa iyo, nakalalason sa puso mo, nakalalason sa isip mo, huwag maging lason. Kung tunay na tatanggapin mo at magaan sa puso mo, huwag siyang maging lason sa iyo, kundi siya'y maging gamot mo. Nang mga ugaling ganun na nakakalason sa iyo, huwag mong tutularan at huwag kang gagawa ng katulad ng ginagawa niya. Kaya magiging gamot pa rin ito sa iyo, kaya't magiging mabuti pa rin sa iyo kung magaan mong tatanggapin ang nakalason sa puso't isip mo ay mamahalin mo at pagkatapos maging gamot na magpagalak sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo sa patnubay ng Diyos na totoo. Pagpalain kayo. Tayo na, mga minamahal ko. Di ba ang bait po niyo, no?